Good day mga kasikat, welcome back to my channel. Ang ngayong araw na to, yung topic natin, bali may isi-share lamang ako sa inyo na idea, no? So hindi ko lang alam kung may mga vlogger na nakaalam ng ganitong paglinis, no, sa mga rotor. Kung makikita nyo yung rotor na ito, yung luma kong rotor ito. So ginamit ko siya sa bago kong rotor, okay na okay siya, gumagana siya, napakadali niyang gamitin sa paglinis. So kung makikita nyo, sobrang dumi siya mga kasikad. So ngayon yung gagawin ko is lilinisan natin siya ng chemical na ito. So nakuha ko siya, na-discovery ko siya kasi napakaganda siyang ipanglinis sa mga ganitong klaseng rotor. Sa ganito kadumi, no? Kasi nga nung ginamitan ko siya ng sabon, ng mga powder, mga Tide, hindi siya talaga gumagana. So kahit na i-brush mo siya, hindi mo siya madaling makuha yung mga itim-itim. So napakahirap siyang tanggalin. So ngayon, yung chemical na ito is makikita nyo lamang ito sa inyong bahay. Ito siya mga kasikad. So pang linis ng ano ng toilet bowl. So hindi ko lang alam sa mga ibang brand. Yung available ko sa kasi dito is yung Tuff sa kanito personal collection ito na ano na panglinis sa toilet bowl. So gumamit lamang kayo ng gloves, sa akin na hindi na ako gagamit. So matapang ito. Pero mas maganda na gumamit kayo ng gloves pag maglinis kayo ng inyong rotor. So napakaganda niyang gamitin na panglinis. Mga kasikad, yung gagamitin nyo lang is bulak. Pwede rin mga ano, mga basahan na malinis. So yung gagawin nyo, lagyan nyo lang yung chemical, no, yung bulak. So mag-gloves lang kayo mga kasikad kasi matapang ito eh. Pero sa akin, okay lang. So yan, ipahid nyo lang. Ipahid nyo lang dito sa inyong rotor. So yan. So pag medyo konti siya, dagdagan nyo lang. So yan. Kasi pag gumamit kayo ng sabon at saka brush, napakahirap. Pwede rin na ano, kung gusto nyo, direkta ano na ilagay sa ano mismo, sa rotor. Tapos pahid nyo lang. Tapos stay nyo lang ng ano, ng mga ilang minutes. I think mga 3 minutes. So ayan, pahid nyo lang. So ayos na ayos. Maganda siya pang linis tagla mga kasikad. So makikita nyo, puting-puti na yan agad. Hindi na ako gumamit ng brush. Ano lang talaga yung ginamit ko dito, bulak. So yung itim na ito, makapal, no? So ayan, pag ano, mas maganda na lagyan nyo ng ano, ng... So makikita nyo, no? Yung kulay blue, yung blue nagiging green kasi tinutunaw niya mga ano, yung mga dumi-dumi dito sa rotor. So ayan. So matapang siya mga kasikad kasi nakakaramdam ako ng kati sa kamay. So kailangan sa mga bata, pag nag-a-apply kayo nito, may gloves talaga kayo. So ayan, hanggang 5 minutes lamang. So magugas lamang tayo ng kamay natin kasi matapang siya. Stay lang natin yan ng mga 5 minutes. 5 minutes para mas maano niya. Malinisan niya ng mabuti yung ano, yung mga dumi-dumi. So ito siya mga kasikad, after 3 minutes, bali inano ko lang siya ng yung bulak na ginamit ko. Kinuskus-kus-kus ko siya. Kasi yung mga itim-itim pala na ito mga kasikad is pintura pala ito kasi nung nagpintura ako sa ano na tamaan ng pintura. Pero kung makikita nyo mga kasikad, tingnan nyo mga kasikad yung epekto ng acid ng chemical na ito is talagang nababaklas yung mga dumi dito sa rotor. So ngayon, banlawan na lang natin ito ng tubig. So ayan, may tubig tayo dito. So ayan mga kasikad, tingnan nyo kung gaano siya ka epekto, no? So konti na lang, may natira siya pero konting-konti na lang. Kung gusto nyo, ulitin nyo lang yung paglagay. Pero yung mga itim-itim dito sa gilid ng rotor, so makikita nyo, talagang baklasan siya. So may natira siya, pero hindi siya gaano kadumi. So pwede siyang kuskusin ulit kung gusto nyo. Pero yung chemical, napakabilis lang yung mga itim dito. Lalong-lalo na yung mga dinaanan ng brake pads. So yan mga kasikad. Yan, okay na okay siya, malinis na siya. So may mga tira-tira lang siya. So ulitin nyo lang ng paglagay. Yung mga
yung mga itim-itim na ito, ulitin ko, is pintura pala ito. Pero natanggal niya. So, konti na lang yung natira. So, yan mga kasikad, no? So, kung gusto nyo mas malinis, ulitin nyo na lang yung paglagay ng ano, ng chemical na yan. Pero hindi ko lang sure kung okay ba sa yung ibang brand na panglinis, ano, yung mga toilet bowl na yan. So, ganyan lamang kasimple mga kasikad. So, makikita nyo. Bali mga kasikad, no? Inulit ko siya. Nilagyan ko ulit siya ng chemical. So, makikita nyo, okay na siya. So, malinis ulit yung kanyang appearance. Kumpara dito sa kanyang partner, no? So, ito yung hindi ko pa nalinisan. So, ganyan siya kanina. So, yan. Yung isa is ganito rin kadumi kanina, no? So, kung makikita nyo, ang layo na ng diferensya niya. So, okay na okay yung ating panglinis. So, ayan. So, kung gusto ninyo na mas malinis, I think gumamit kayo ng liha pa, no? Kasi yung kanina, yung pintura dito, pwede nyong lihain. Pero kanina, kinuskos ko lang siya ng bulak. Nakuha rin yung pintura na yung kulay itim kanina dito. So, okay na okay. Pero pag kung gusto nyo mas madali, I think liha mas maganda. So, ayan mga kasikad. So, ganito yung epekto ng chemical. So, makikita nyo. Malayong-malayo sa ano niya. Kasi pag gumamit kayo ng sabon na powder at saka brush, mahirap itong tanggalin. Sinubukan ko ang hirap tanggalin. So, ito lamang mga kasikad yung ating content ngayon. So, parang brand new ulit yung ating disc brake na ito. So, luma na ito. So, itatago ko lang to para kung yung case na gagamitin ko ulit, magagamit ko pa siya. So, yan mga kasikad. So, may mga natira siya pero hindi siya gaano kadumi na, no? Malinis na malinis. So, ulitin ko, ito yung ginamit natin, toilet bowl cleaner, tough. So, kung ito ng, ano, ng personal collection. So, ayan. Napakatapang ng chemical na ito. So, mas maganda, may gloves talaga kayo pag gumamit ng ganitong chemical. So, mga kasikad, hanggang dito na lang muna yung ating video, no? Sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin i-upload. Maraming salamat mga kasikad.